lingkod lang. Salamat ka, ano. Lingkod lang. Okay ra. Relax, relax lang. Muabot na ta diha. Pag naka-red, tigil. Kahit walang lumalakad na sasakyan, walang tumatawid. Ilalayo pa natin sa subik ang Pilipino pag nasa subik, ang babait, law-abiding citizen. Ang tanong, bakit? Alam nila kasi, hindi sila paglalaruan, hindi sila bibiruin ng gobyerno sa Hong Kong. Naran po ba kayo? Ang totoo niyan, yung katabi mo, matino yan. Pakisabi mo sa katabi mo, matino yan. Pag matino ang nagpapasunod. Amen po ba? Amen po ba? Nako, kung mayroong napakabait, eh Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, oh, alam niyo naman si Pangulo, eh, pag binanggit ang pare, eh, dumudura. Oh, hindi naman ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ang Pangulo, pera si Bisha Perez. Naran po ba kayo? Eh, ba't ako masasali? Kapogi kong ito. Na, biro lang po, pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, eh may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklase ko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klase ko. Walang matutunan. Nakukuha niyo po bang ibig kong sabihin? Ah, eh sigurado, ang mabait, ang pinsang buo, katangahan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pinsang buo ng mabait, katangahan. Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako po'y naglalakad sa corridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik, para mga pinitpit na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado, may matututunan ang mga bata sa akin. Kaya po, ako ay kinatatakutan, pero pinakamamahal ng mga estudyante. Naran po kayo? Naran po kayo? Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, eh bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, oh, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, eh biglang, anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. Naran po kayo? Ako, eh tayo may hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, eh lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Oy, yan yung matatapang.
yung mga hindi maka... Oh, nakikain lang yun. Yung mga ganon, yung mga ganon. Kumain lang yun ng kanin at ulam kanina. Nakalimutan na. Hindi. Dapat, ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po, hindi takot, makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Mababae, gusto mo, maganda, mayaman, sexy! Eh, gustong-gusto mo. Sa tuwing nakikita mo, nagpupunta ka ng kubeta. Hanggang kubeta ka na lang. Hindi ka magtatapat, hindi ka magpaparamdam. Pag dumaan na ganun, simulan mo sa kindat. Simulan mo sa dila. Hanggang sabihin mo, crush kita. Hindi ka man tanggapin, at least nagparamdam ka. Mga Bulakenyos, mga kasama kong taga-Caloocan, Zambales, Pampanga. Aba, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pe-pressure ng kung sino, natural lang yon. Ang nami-pressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, aba tayong malaya, huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. Na, sabi mo sa katabi, mamamatay ka rin. Sabi mo, mamaya lang. Wag. Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating saloobin. We are not against the government. Never! I never will. Lalo po ako. Ay, nakapula nga ako eh. Naran ba kayo? Pero, kailangan nilang makita, kanilang dapat marinig, ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man eh. Talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino? Ilan tayo? Panuntukan, talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa? Subukan nila rito, talo sila. Eh, kung ang laban lang ay chismis, panalo ang Pilipino. Ano? Ewan ko ba sa Pilipinas walang chismosa? Wala ano? Mamatay na sana, Lord, yung mga nagsisinungali. Huwag nilang gamitin yon, napanakot, divert. Yung binanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question dun eh. Ang question ko ron ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Eh ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa harapan, nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Eh kayo ba'y nakatanggap na? Oh, kaya kayo magrarally, hindi pa kayo nakakatikim. Ako po'y nagbibiro lang, pero iyon po'y katotohanan. Kung iyan napupunta sa tama, eh yan lang eh. Panahon ni Pangulong Duterte, kinu-question ko na ang sana ito'y mapalabas, makuha ng SMNI. Yung binibigay natin sa 4-piece, ako, yung dole, yung mga tupad na nagwawalis at nagdadamo, isang oras lang ang naipapile, 8 hours. So, walang problema ang gobyerno, yung nagpapatupad. Naran po kayo, yung 4-piece, hanapin mo mga nanay, isinasanla yung card na nagsusugal.
Eh kung ang binibigyan ba niya ay matitinong kagaya ng nasa harapan ko ngayon? Yes. Yung mga hindi nag-yes, eh bahala kayo. Yes. Ako'y nangangarap ng maganda sa inyo eh, kayo hindi nangangarap. Naran po ba kayo? Hindi ako against dyan, pero dapat tama ang binibigyan. Naran po kayo? Oo. Oh, pag dumaan sa politiko, dole, ang magwawalis, mayayaman pa sa amin. Pero naka-uniform, nasa lilim, nagkikwentuhan. Ang pinagkikwentuhan, ganito lagi. Alam mo ba? Yun mga introduction ng mga chismoso. Alam mo ba? Alam niyo ba? O tango naman. Hindi tayo papayag na hindi natin iparinig, iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal. Ako po, kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Eh matitino yung Duterte. Ako po, kahit obispo noong panahong iyan ay lumalaban, ako po'y kasakasama. Ako po'y nangitim. Ako'y inalukan na maupo sa cabinet. Hindi ko tinanggap. Ang gusto ko'y makita siyang namamahala. Kung anong ginawa niya sa Davao, gawin niya sa Pilipinas. At ginawa niya sa Pilipinas. Mabalik yun, ako po ay matutuwa.